Okay, magandang araw ulit sa inyong mga kaibigan at sa inyo pong mga nanonood dito po sa aking video. Ayan, kamusta na po kayo? Ayan, ilang araw na lang mga kaibigan, isa Pasko na sa atin at ubusan na naman ang pera. Ayan, huwag po tayo mga kaibigan na maging tinatawag natin one day a millionaire. And then, pag-isipan po lagi natin mga kaibigan, isang about sa future. Nakakatawa minsan mga kaibigan na karamihan sa ating mga Pinoy ang iniisip lang ang sa ngayon o ang at the present. Iniisip nila ang present time at hindi nila iniisip yung future. Hindi po kasi sa atin itinuro ang tinatawag na pag-save. At isa po sa pinaka nakakalungkot mga kaibigan, bilang isang estudyante noon ay from elementary, high school to college ay napansin mga kaibigan na hindi po itinuro ang tinatawag nating financial education sa atin mga kaibigan. Niminsan po ang itinuro ay mga hindi naman totoo at hindi naman talagang mangyayari. Katulad sa kwento ng isang aunt ko. Aunt. Yan. Ang aunt daw ay nag-iipon ng kanilang pagkain tuwing tag-init para magamit nila sa tag-ulan. Alam niyo mga kaibigan yung law of attraction na ating pinag-discuss na dati. Kung palagi mo iniisip ang mangyaring ay negative, mangyari po ay negative. So, sa ngayon mga kaibigan, gusto ko pong ipaliwanag sa lahat na ayan, na ang pagkakaroon ng kaalaman, idea ay sapat, ay isa lamang o sapat na para maging successful tayo sa ating future. Ako po ay naniniwala na kapag tayong mga Pilipino isa maturuan, ayan, mabigyan ng idea at idetalye ang tinatawag nating paghawak ng pera. At ako po mismo ang nakasigurado mga kaibigan na ang pinakamaliit na portion ng ating bansa o ang isang maliit na pamilya ay hindi na po kailangan pumunta ng ibang bansa para pumunta at magpaalipin sa ibang lahi. At ang pinakaresulta at ang pinakapangit na resulta ng pag-abroad ng isang padre o ma'am at ina ng isang pamilya ay pagkakaroon po ng tinatawag nating broken family. Nakakalungkot po yun mga kaibigan na ang pagkakaroon ng isang broken family ay nagkakos ng iba't ibang men sa ating bansa. Halimbawa, ang isang ama at ina ay nasa ibang bansa at ang natitira sa kanilang bahay ay yung mga bata pa. Ayan. Yung bata, mga anak na yon ay nagiging rebelde. Ayan. Kapag naging rebelde po yung mga kaibigan, pwede silang magkaroon ng iisipan na magkaroon ng magnakaw, magdroga. Ayan. Kasi wala sa kanilang mga kaibigan ang gumagabay. So, ngayon, isa sa mga dapat nating pagtuunang pansin, lalong-lalo na sa ating gobyerno. Ayan. Sa ating gobyerno naman, magkaroon po tayo mga sir ng tinatawag nating programa, mga seminars, at maliban seminars, bigyan po natin sila ng sapat na kaalaman at detalye upang magkaroon sila ng sariling nilang hanap buhay at hindi na nila kailangan pumunta sa ibang bansa. Ang isa sa pinaka gusto ko pong gawin ng ating gobyerno ay magkaroon ng mga programa sa telebisyon at mga dyaryo, TV na ang topic ay about sa business o financial management at bawasan po yung mga negative na movie, mga teleserye na hindi naman nakakatulong. Tulungan natin ang bawat
kapamilya natin nga Pilipino, dahil sa akin pong pag-aaral, almost 1 million na po mga kaibigan ang OFW, land-based man o sea-based. At yung mga OFW na yon, karamihan sa atin, karamihan sa lupa, ang alam is masaya sa kanilang ginagawa. Kasi nga, kasalanan din naman ng ibang OFW kung bakit sila inaabuso ng kanilang mga kamag-anak sa lupa. Bakit kamo? Kasi post ng post sila ng picture, yan, post ng post sila ng picture na masaya sila sa kanilang ginagawa. Ayan. Ibig ko sabihin, pinapakita nila yung positive side lagi. Yung picture-picture, kumakain, masarap yung mga pagkain, maganda yung restaurant. Ano kaya mga kaibigan kung picture naman nila yung side na kung saan sila nahihirapan. Ayan. Kung para maunawaan natin, mga kaibigan, ang pagiging isang OFW ay hindi po basta-basta mga kaibigan. So, marami na rin po akong nakausap na mga OFW na sabi nila ayaw ko na dito. Pero after isang kontrata, ilang buwan, makikita na naman kami. Sabi na naman, last na to. Kagaya po ng isang kapital na nabalitaan ko na palagi niya sinasabi na last na to, last ko na tong kontrata. 60 years old na po mga kaibigan, pero andito pa rin siya. Nagpapagod, yan. Dapat sa mga 60 years old na yan, sa bahay na po yan mga kaibigan. Sa bahay na sila, natutulog, nag-aaruga ng kanilang mga apo, inaalaga nila yung mga anak nila, sinusuportahan, binibigyan ng idea na kung paano nila, kung paano din sila magiging successful sa kanilang tinatahak na landas. Ang isa po sa pinakamagandang gawin nating mga Pilipino is magkaroon po tayo ng time para pag-aralan mga kaibigan. Kaya po ngayon ang ginagawa ko is to share something to all of you guys na gustong matuto. Ayan. Ako rin po mga kaibigan, isa patuloy ko pong pinag-aaralan ang mga detalye at idea, iba't ibang videos, mga libro about financial education. Ang isa po sa pinakagusto kong pinapanood is about kay Chinkitan, kay Robert Kiyosaki. Marami pa po mga kaibigan. Kung iisa-isahin po natin yung mga... Kung gusto nyo talaga maging successful, ano ba ang dapat yung pag-aralan? Ang dapat yung pag-aralan is yung mga buhay ng mga naging successful. Huwag po natin na tingnan yung mga ibang tao na pinag-aaralan yung buhay ng kanilang kapitbahay. Kapitbahay na sinisira nila araw-araw. Ayan. Ang magandang pag-aralan natin mga kaibigan is positive araw-araw. Iwasan po natin yung mga negative na bagay na hindi naman nakakatulong sa atin. Ang isa po sa mga pinakamagandang pag-aralan natin sa ngayon, araw-araw, is yung kung paano tayo at kung paano natin mapapalago ang ating pinaghirapan sa ibang bansa. Nakakalungkot mga kaibigan, pero karamihan sa mga OFW ay hindi nasusunod yung tinatawag na prosperity formula. As we discussed earlier, ayan, na ang formula ng prosperity ay income minus savings equals expenses. Ayan. Napakaganda mga kaibigan ng pag-aralan natin. Alam ko ang ibang kabataan na katulad ko ay nagsasabi nga, weird ang topic niyan. Walang boring. Pero mga kaibigan, boring man sa ngayon, pero sooner or later ay magagamit po natin yan. Magagamit natin yan upang mapalago natin ang ating sarili. Ayan. Sabi nga, pay now, play later. Ayan. Pakirapan muna natin mga kaibigan sa ngayon. Konting tiis lang at sooner or later, we will play. Kaysa naman sa ginagawa ng iba mga kaibigan ay ganito. Play now, pay later. Mag-i-enjoy muna ngayon, pero sooner or later ay maghihirap naman. Okay, maraming salamat. It's time to buy now and I'm your host, Peter Paul Amelia Gracia.